bagong loan app, guys. Yung pangalan ay si WebPeso. Sinasabi nila ay safe dahil wala kang kailangan na i-download na application sa cellphone nyo. Pwede raw siya magpautang ng up to 30,000 pesos. Kung approve ka, matatanggap mo daw siya ng buo. Huwag nyo munang subukan to si WebPeso. Please keep watching. Hello everybody! Welcome back to my channel. It's Ate Red here with another video. This time, si WebPeso na naman na bagong loan platform na pwede nyong utangan ng up to 30,000 pesos. That is kung qualified kayo. But bago ang lahat, guys, this video is not sponsored at hindi po ako nagpro-promote ng loan app. Yung pinopromote ko dito is tamang approach. Dapat sinicheck muna natin kung okay to bago natin subukan. Kasi baka magsisi lang tayo, diba? But safe nga ba talaga? So huwag muna kayong masilaw. I don't know kung ano yun sa Tagalog. Just because sinasabi niyang up to 30,000 pesos at bali-balita ko, buo daw matatanggap yung pera kapag approve ka. Yung natuklasan ko, ha? Pagbukas pa lang ng website niya, warning na kaagad, risky yung website. Nung sinubukan ko siya sa laptop, kaagad yung bumungad. Sa website pa lang, di pa ako nagre-register. Ewan ko sa inyo, pero ako duda na ako basta ganito yung isang loan app eh. Pero since curious kayo kung ano ba yung nangyayari kapag nag-a-apply tayo dito sa WebPeso, keep watching. Tricky siya. Huwag niyong i-Google kasi pag nag-Google kayo, iba't ibang lalabas na results, baka mali yung mapindot nyo. Pumunta ako dun sa Facebook page niya. At meron po dong link sa website. Kakabukas ko pa lang, guys. Yung galing sa Facebook, nung kinlik ko yung link, ayun, lumabas. Hold on, this website isn't safe. Tutuloy pa ba kayo if ito yung bumungad right in your face? Yung mga IDs na hinihingi ng website na to is passport, SSS, or National ID, UMID, driver's license, postal ID, or PRC. Willing ba kayo ibigay yung mga ID nyo pag ganito na yung sitwasyon ng website? Meron akong isa pang natuklasan dito kung bakit nag-switch on ka agad yung aking pagkapraning. Balik tayo sa website, okay? This website isn't safe. But nasa inyo yan kung magpo-proceed kayo, di ba? Kaya dapat tapusin nyo muna yung video na to. Bas, WebPeso, fast service ng pautang. Okay, fine. Oo, lahat naman kayo, yun yung promise nyo. Magsisimula ka sa pagbibigay ng phone number mo para makapag-submit ng application. Sabi niya super fast daw. Pero hindi naman siya super fast dahil nag-submit ako ng application ko. Tagal kong hinintay, wala pa rin feedback. Sabi nila may tumatawag daw bago ka approve. Totally free, okay, kasi hindi ka magbibigay ng down payment like other apps would ask for. Maaasahan. Okay, talaga bang maaasahan yung loko? Heads up lang, ha. This is based on my personal experience because sinubukan ko nga yung website na to at ito yung opinion ko. Pero nasa inyo yan kung utang kayo dito o hindi. Yung mahalaga is meron kayong tamang expectations. Moving on, kaya yun, binigay ko yung aking phone number at kinlik ko yung submit. At nagpadala po siya ng OTP doon sa phone number. Lumabas na naman yung kanyang warning na this website is every page na lang. Every page. Ito yung lumalabas. This website isn't safe. Kaya yun, bago tayo magpatuloy, chunek ko doon sa SEC website kung rehistrado siya and hindi ko mahanap yung platform niya doon sa list of recorded online lending platforms. Kaya, Pero dahil may mga curious pa rin, so sige, magpatuloy tayo. Kahit na sinasabi niyang legit siya or legit, huwag kasi kayo kaagad maniwala eh. Kasi wala siya sa list of recorded online lending platforms, babay na. Pero para sa inyo guys, sinubukan ko pa rin siya. Kaya yung next page ay hihingi na siya ng personal information, first name, middle name, kasarian or gender, and then your ID type. At once again, yung IDs na tinatanggap niya is this. Sinabi ko na yan kanina, titigan niyo na lang. Bago nyo ibigay yung mga IDs nyo sa loan app na to, let's keep moving. Siyempre, depende sa pinili mong ID, ilalagay mo yung ID number, alam na natin yan, karagdagang information such as katayong single married, yung ganun. And then, uri ng trabaho, yung ito po yung choices. Meron din unemployed tsaka others doon, but I don't know kung ma-approve ka dyan. Anyways, next is yung educational level. Okay, piliin lang yung sagot na corresponds sa inyo. And then, yung email. Eto na guys, dito na ulit ako, parang naging stronger yung kutob ko that there is something fishy about this website. Naglagay ako ng email address. Hindi ko siya ever na-login sa laptop ko. Ayaw niya guys tanggapin. Huh? Yung email address na yan. Pero nung nilagay ko yung email address, naka-login dito sa Chrome.
Nanggap niya. Yeah. Taka ako, bakit ayaw niyo tanggapin yung email address na hindi ko nilogin sa laptop na to? Pero legit naman yung email address na yan. Only that, dun siya nakalogin sa cellphone. Kasi yun nga, laptop yung ginamit ko, diba? Pero yung ginamit ko yung isang email address na nakalogin dito, tinanggap niya. Guys, nagpatuloy pa rin ako para sa inyo. At nung kinlik ko ay ituloy, lumabas na naman yung warning niya that this website isn't safe. Kinlik ka pa rin ba? Kung gusto niyo mo pa rin magpatuloy, just click continue anyway. Pero dapat warning na yun sa inyo. Huwag kasi matigas yung ulo eh. Anyways, yung next yun, hihingi po siya ng picture ng ID mo at yung picture ng selfie mo, kumbaga. So, kung yung laptop mo may webcam, so pwede kang magpatuloy. Usually, most sa inyo, gagawin nyo naman to sa cellphone nyo eh. Kaya, i-allow nyo yung access sa camera. I click continue pa rin. Kaya nga sabi ko, guys, nasa inyo yun kung magpapatuloy kayo o hindi. And the next page will ask you for your contact reference. Kaya dapat, kung sino man yung ilalagay nyo dito, dapat nagbigay kayo ng aviso, ha? Huwag yung basta-basta nyo nalang ilalagay kung sino-sino. And then, nung kinilik ko yung submit, ayun na naman siya, guys. Hold on, this website is not safe. At ako'y nagpatuloy pa. Yung next is, humingi siya ng disbursement details. But loko ka ba? Ba't mo ibibigay yung bank account mo dito? So, binigay ko yung GCash. Kawawa naman yung GCash ko. At, click submit. And lumabas na naman to, guys. And I click continue. At sabi niyo, maraming salamat sa iyong application. At naka-receive ako ng text na thank you for your application. At ako'y naghintay-hintay kung ano ba yung desisyon niya. Walang dumating. Di ko alam kung reject ako o hindi. Wala rin tumawag. At nirefresh ko yung page. At lumabas, nire-recommend niya si Digido, si Finbro, si Manicat, at si Vamo. Pero kung ako, X na si Manicat, guys. Pwede rin si Finbro, pwede rin si Digido, pero basta si Manicat, X sa akin. Watch my previous vlog to know why. Siguro, buting ako hindi ako ma-approve dito para wala akong problema. Pero may mga nagsasabi na buo mo nga raw matatanggap yung amount ilo-loan mo sa kanila. At siguro, zero interest siya sa first loan. Pero guys, for me lang ha, hindi ko sinasabi na dapat yun din yung isipin nyo. Pero for me lang, it's not worth the risk. Katapos nito, guys, I ran a security or a virus check sa laptop ko just to make sure na wala siyang in-install na spyware or malware or malicious. Running ako and I don't want anything malicious or aduda-duda dito sa laptop ko. Never ko na itong bubuksan. Maybe because bago pa sila kaya ito yung lumalabas. But siguro kung gusto nilang maka-establish ng trust sa kanilang target market, dapat they should make sure na secure yung kanilang portal or yung kanilang web. Dapat walang ganito kasi syempre kaduda-duda pa ganito. But that's just me, guys. That's how I feel about this website. Nasa inyo pa rin kung uutang kayo o hindi, for as long as you know what you are getting yourself into. Yun yung mahalaga dahil buhay nyo naman yan eh. Hopefully, meron kayong natutunan sa video na to at huwag magpadalos-dalos, guys. That's all for today. I hope it has been helpful. Like and subscribe if you haven't already because dito, yung tamang expectations po, mga bes, hindi yung mga pa-clickbait na mga promises. Thank you so much for to watch. I hope to see you on my next vlog and thank you so much for watching today's video. Bye!